Capricorn, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At itinan natin kung ano energies na parating sa inyo ngayong full moon in Capricorn for the second time. Kasi last month, nagkaroon din tayo ng full moon in Capricorn. Pero yon ay earlier degree, so 1 degree lang yon. So ito ay 29 degrees, mas intense, mas malakas yung energy. Okay? So mas maganda na panoorin nyo to sa perspective ng inyong rising sign. Although pwede rin namang mag-resonate ito sa inyo, sa inyong sun sign at sa inyong moon sign. So since full moon is happening in Capricorn, this is in your first house of yourself. So maaring marami kang magiging realizations of the things that you need to change or you need to improve in your life, you need to let go of. Oo, especially mga unhealthy habits, no? Lalo na kung may kinalaman rin to sa inyong spending habits kasi meron tong conjunction sa Pluto which is in Aquarius na nasa second house ninyo of finances and values. So there is a major transformation here happening. Kumbaga, marirealize mo na what are the things na kailangan mong baguhin sa iyong financial habits, spending habits, pag-iipon. Ayan. So mas nagkakaroon ka ngayon ng malinaw na ano perspective pagdating sa future mo about what you really want. So meron tong opposition sa yung seventh house of relationships, partnerships. So maaring ano, iba sa inyo pwedeng magkaroon ng argument with someone, no, especially that is close to you, pwedeng asawa, parent, business partner, kaibigan, na pwedeng ito ay isa sa ano, alam mo yung you want to let go of, no? Kasi you feel na itong tao na to or connection na to is not really helping you, na pwedeng kinukonsinti ka sa mga bagay na alam mong hindi nakakabuti sa'yo na ginagawa mo. Diba? May mga ganun eh. Na aware ka na mali yung ginagawa mo pero may mga tao rin kinukonsente ka doon. So, kaya nahihirapan ka na i-let go yan. So, for some of you, iiwasan nyo na yung mga hindi magagandang influence sa inyo na malapit na tao sa inyo. So, mahirap siya, no? Struggle siya, but I feel like you're going to make a decision about it kasi mas iisipin mo ngayon yung welfare mo, yung kaayusan mo. Okay? Meron din tong positive aspect sa iyong third house of learning, communication, sa Neptune, no? Neptune in Pisces siya. So, Neptune is about your dreams, your motivation, imagination, your subconscious. So, I think mas magiging very creative ka. Oo. Marami kang ma-realize about yourself, yung mga kaya mong gawin, yung mga skill set mo, ano pa yung pwede mong gawin, like, madidiscover mo about yourself. Like, mga hidden talents mo. Ganyan. And then, meron din siyang trine sa Uranus and Taurus in your fifth house, which is the house of passion. So, maaring part of your creative energies, no, ay makakatulong sa pagpapalawak pa ng iyong mga gustong i-pursue sa buhay, lalo na related siya sa passion mo. Oo, what you are passionate about. And yung iba sa inyo, with Uranus here, unexpected to, yung tipong bigla mong marirealize or bigla mong matutuklasan na meron ka palang talent at a certain aspect of life. Like example, may talent ka pala sa singing, sa dancing, sa social media, creating contents, things like that, no? Or sa anything to do with business and finances then kasi Taurus is related to money. Yung iba naman sa inyo, maari ring meron kayong anak, no? Kung meron na kayong anak na maaring tutulong sa inyo in discovering more about yourself. Di ba may mga ganun, lalo na if ang anak nyo ay isang Gen Z na kumbaga very creative, no? So pwedeng tutulungan ka ng anak mo na, oh, subukan nyo to, mommy or daddy, na gawin. Tapos biglang magugustuhan mo pala. And then eventually, you will benefit from that financially. Mm-mm. So example, mahilig gumawa ng bag yung anak mo. Tapos
ikaw naman sinubukan mong tulungan siya. Tapos nag-collaborate kayo together, no? So eventually nag-start kayo ng business together. Things like that na madidiscover mo through your child or children. Some of you naman, pwede itong influence ng isang person sa buhay niyo na meron kayong romantic connections with, no? Unexpected. Yung iba sa inyo, pwedeng magkaroon rin ng unexpected romantic connection with someone. But pwedeng hindi to ganun ka, alam mo yung parang ano lang siya, hindi siya ganun ka seryoso. But it's going to be fun, okay? Fun, but not as serious, okay? Let's see what else, Capricorn, what's coming to you? You have the King of Swords. Ayan. So, maaring ngayon you are more careful, no? Mas maingat ka sa mga decisions mo, decision making mo. You are seeing things in a different perspective na, no? This is maturity, no? Kasi ang energy ng Capricorn at Aquarius, these are ruled by Saturn, and Saturn is about structure, discipline, maturity. You have the Five of Wands. So, ayan, yung iba sa inyo, maaring magkaroon ng conflict with someone na parang necessary talaga to. Kailangan talaga siyang mangyari kasi doon mo marirealize kung sino yung dapat magstay sa buhay mo at sino ko yung dapat na i-let go mo. You have the Magician. This is owning your power, taking back your power, stepping into your own power. Pluto is about power. So, Pluto is in Aquarius in your second house. So, I think ngayon mas magiging very powerful ka in terms of manifesting your dreams, no? Especially in your finances, yung mga gusto mong ma-achieve sa kaperahan mo. Napakabilis mong i-manifest yan ngayon. You have the Eight of Wands. Maraming communication coming in for you. Maari ring ito, let's say meron kang negosyo, marami kang inquiries na ma-receive. People might want to connect with you. Mas mapapansin ka ngayon. Yung iba naman sa inyo, merong travel opportunities. Moving forward, no? Mas maraming travel opportunities starting ngayong full moon hanggang next month. You have the Two of Cups. So, ito na nga. Yung iba sa inyo, pwedeng papasok sa, can be a relationship, like a committed relationship na pwedeng may magde-demand ng commitment dito, pwedeng ikaw or the person that you're dealing with. But it seems na for some of you, Capricorn, hindi kayo ganun ka-seryoso about being in a relationship na may pagka-controlling, no? Mas gusto nyo ngayon na free-flowing yung romantic connection nyo, na hindi kayo nasa-stress, hindi masyadong nagde-demand yung partner mo. Alam mo yung tipong, chill na type of relationship lang yung gusto nyo ngayon. Oo, para hindi siya, kumbaga ayaw mo na makakadagdag siya sa intindihin mo, sa stress mo, na laging nagkakreate ng drama. So if this person is someone like that, iiwasan mo to at hindi mo papapasukin sa buhay mo dahil ayaw mo na ng drama sa buhay. Let's see what else. You have the Emperor. So, this is structure in your life. I think ngayon, you know what you want. Alam mo kung anong direction na gusto mong tahakin. Everything is under control, under your control. If you have a business right now, yung business mo mas magpo-flourish, mas uunlad, lalo na kung ito ay mas bibigyan mo ng attention ngayong panahon na to. Lalo na kung nagsisimula ka rin ng negosyo or business partnership. This will also help you improving or growing your business na mas mabilis dahil sa business partnership na yan. Okay, let's see your moon message. Know you are loved. New Moon in Libra. Meron daw nagmamahal sa'yo. Last quarter moon in Gemini, clear your mind. Yes, that's part of the clearing process na gagawin mo ngayong full moon, because full moon is about letting go of the things that are no longer serving your highest good. Take a breather. Yeah, and relax.
Yes. So, yung iba sa inyo, you will find some time to relax, rejuvenate, no? At dahil doon, mas magiging, magkakaroon kayo ng clarity sa mga gusto nyong ipursue pa sa buhay. Okay? So, that is your reading, Capricorn. Thank you so much. Bye.